Hi guys, sa isang mapagpalat na pagpalayang araw sa inyong lahat. So as promised, ituturo ko nga sa inyo ang mga tools and platforms na ginamit ko sa video na to. Katulad na lang ng Kahoot, Autumn Videos, ang Google Classroom, Interactive Google Slides, and ang pag-customize ng Memory Game. Pati na rin ang mga tricks kung paano ko binago ang aking background katulad nito. And kung paano dumami ako sa isang scene katulad nito. And para makabalik tayo ng... And kung paano nagbago ang boses ko. Pero in this particular video, ituturo ko muna sa inyo kung paano magpalit at magbago ng ating background. Para bago yan, shout out muna sa aking dating estudyante na si Clark Tamayo at sa mga kagrupo niya na dahil sa kanilang class project na newscasting ko sa topic nila sa economics noon, nagsimula akong magkaroon ng interest sa editing tool na ituturo ko sa inyo ngayon. As in, sobrang natuwa ako sa output ng project nila na parang ang dating ay totoong nasa studio sila, totoong nasa newsroom sila. Parang katulad nito. Excuse me po, para sa nagbabagang mga balita. Wala na akong balita? Nagbago na? Oh, grabe kayo makayo. Aka, ang gusto ko lang ipakita doon ay ang background niya. Nakala mo, parang totoong nasa loob siya ng newsroom. Pero kung tutuusin, eto lang siya. Excuse me po. Para sa nagbabagang mga balita. Wala na akong balita? Nagbago na? Okay, so sa mga teachers, pwede niyo magamit ang editing tool na ituturo ko sa inyo ngayon, lalo na't nasa distance learning tayo. Pwede kayong gumawa ng sarili niyo video material na parang andating kayo ay nasa sineskwela, matbali, agrikultura, apple apple. Tensyon na kasi ang nabutang ko ay batibot at ang sesame. So, pwede nyo siyang magamit. Halimbawa, ang tinuturo niya ay ang mga makasaysayan pook sa Pilipinas or ang mga likas na yaman sa bansa. Okay, so paano nangyari yun? Paano pwedeng mabago ang ating background? Meron kayong tatlong bagay na dapat na tandaan. Una, kailangan nyo magkaroon ng green na background. So pwede magpapintura na kayo ng green wall ninyo. Kung wala, pwede gumamit ng green na wallpaper. O kung wala pa rin, pwede gumamit ng green na kurtina, green na tela, o pwede rin ang green na mga kartelina. Basta green, any shade of green will do. So mula sa dark green hanggang sa light green. Katulad sa akin, ang ginagamit ko ay turquoise green. Pangalawa, kailangan ang gagamitin yung damit sa inyong video ay hindi green or blue. Kasi kung hindi, ganito ang mangyayari. Okay. And pangatlo, kailangan yung mag-download ng app na KineMaster or Filmagora. Pero sa akin, yung ginagamit ko ay ang KineMaster. Pag ma-download na natin ito, pwede na natin paglaruan ang chroma key. O mas kilala siya as green screen. Okay, so start na tayo. Okay, so kung wala pa kayong KineMaster, punta muna kayo ng Play Store and i-download nyo ang KineMaster app. So type nyo lang KineMaster and ito ang lumabas sa akin dahil sa meron na ako naka-download na KineMaster sa cellphone ko. So, kung na-download nyo na, install nyo lang siya, and then click nyo na ang open. So, ito ang lalabas. Then, punta tayo ngayon ng empty project. Ito siya. Then, select the aspect ratio of the project. Ang usually na ginagamit ko ay ang 16:9. Yung standard na size. Then, click. Punta tayo ng media. Then, pumili tayo ngayon ng background. Okay, let's say yan ang background ko.
So, i-extend lang natin ang duration niya. Pwede naman niyang ikat mamaya. And then, punta tayo ngayon ng layer. Sa layer, pumunta kayo ngayon ng media. And then, i-select nyo na ang video na ginawa ninyo. Kaya, limbawa ito sa akin. And then, click nyo itong split screen. Click nyo ang full. Okay na. And then, click nyo ulit yung slide ng video na ginawa ninyo. Then, punta tayo ngayon dito sa chroma key. Click nyo ang chroma key. Then, enable nyo lang siya. And then, pwede nyo paglaruan. I-check kung tama yung kanyang resolution. Walang green sa paligid niya kung okay na ba yung kanyang resolution. Pwede nyo rin siyang i-adjust. Halimbawa, ito sa akin. Gagawin ko itong, let's say, 33. And then, sasagod ko to para mas malinaw ang batin. Okay, so, kayo yung mag-a-adjust. Kung gusto nyo i-adjust din yung size ng ninyo, balik tayo sa split screen. I-off lang natin ang split screen. Then, manually, pwede nyo i-resize ang inyong video o ang inyong picture. Okay? So, halimbawa, iyan nga sa akin. Okay, putulin lang natin para hindi nyo nang kaba. And pwede nyo rin putulin yung mismong ginamit nyong background. So, click nyo lang siya, then punta lang kayo, hanapin nyo lang icon ng scissors, then print to the right. O kung saan man ang gusto nyong putulin. So, pwede ang background nyo ay picture, pero pwede rin na ang background nyo ay video. Halimbawa, punta tayo ngayon ulit. Insert ulit tayo, punta tayo ng media. Then, insert tayo ng video. Let's say, ang topic mo ay ito, ano ba to, dust particles or kung ano man. Yan ang gusto mo siyang, yan ang gusto mo maging background. And then, punta ulit tayo ng layer. Then, punta ng media. Click ang media. Then, i-select ang video na ginawa ninyo. Gusto niyang lagyan ng background. Same pa rin. Punta ng chroma key. I-enable lang siya. And then, i-adjust lang. Para masiguradong hindi siya walang green sa paligid mo. E maging maayos ang resolution. Then again, pwede nyo i-adjust ang inyong video size. Yung ginawa nyo mismong video. Okay, so kung nakita nyo, merong green ulit dito sa part na to. So, pwede natin ulit siyang i-adjust. Okay, binawasan ko itong nasa taas, pinawasan ko yung sarili ko, and then, yung black dinagdagan. Okay? And, pwede nyo nga rin palang i-adjust yung key color. Ito yung mga key color niya. So, pwede ang maging background ay orange, pwede yellow. Meron mga suggestion ang KineMaster sa inyo, itong nasa taas, o maki-recommended colors ayon sa ginawa nyong video na ayon sa ginamit nyong background nung kayo ay nag- filming or nag-shooting ng inyong video. Pwede rin kayong gumamit ng iba pang mga colors, kaya lang mas madaling paglaruan, mas madaling i-adjust yung chroma pag green ang gamit ninyo. Click lang natin para hindi masyadong mahaba. I-trim natin itong video. Okay. So, ngayon naman, lagyan natin ng sound, ng music para mas maganda. Pupunta lang kayo sa inyong audio. Then, pumili lang kayo ng music nyo. Halimbawa, ito na lang sa akin. Then, click mo lang yung add. Meron, sa audio browser, meron ng mga built-in na music asset and SFX asset o yung mga sound effects. So, sa atin, gamitin natin music assets. And yun nga, click ko itong Hey What. And then, click lang yung plus sign para siya ay may add. And kung natapos na, I-wait nyo na pala. Okay, so sa music nyo, pwede nyo siyang i-print
pwede nyo siyang i-loop. Kung masyadong mahaba ang video nyo, click nyo lang itong loop, then loop to the end. Para hanggang sa end ng video nyo, pwede. Pero since maikli lang sa akin, putulin ko na lang to. I-trim ko na lang siya ulit. Okay. And then, kung okay na, yung inyong video, click nyo lang itong part na to, itong share button na to, for export. Export and share. So, click nyo lang, pili lang kayo ng resolution. Karaniyan yung ginagamit ko ay ang 1080. And then, click nyo na yung export. Then, mag-export na siya. Okay, so ang trick na ito guys ay hindi lamang magagamit ng mga teachers para gumawa ng mga videos for their additional learning materials. Pwede rin ito magamit ng mga estudyante para sa kanilang mga class projects and ng mga YouTubers sa paggawa ng mga videos nila, lalo na kung ang videos nila are entertainment or education. So, ang topic naman natin next week, ipapakita ko sa inyo kung paano pararamihin ang sarili nyo sa isang video or pararamihin ang tao sa isang video and paano magpalit ng boses. So, ang QOTD natin or question of the day, since alam nyo na kung paano gumamit ng green screen sa inyong mga videos, anong tema ng video na gusto nyong gawin ang gagamitan nyo ng green screen and bakit? So, ilagay lang ang inyong mga sagot sa comment box sa baba. Lagyan ng hashtag AmityMV. Ang pinakamagandang sagot ay i-feature ko sa next video ko. So, paki-like na lang ang video na to and share this with your friends, teacher friends, classmates. Remember, sharing is caring. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please hit the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, until my next video,